Okay, so nandito tayo doon sa part 2 ng module 1, Foundation of Security. Again, pinangako ko na isasama ko yung CompTIA kasi ka-target natin na ano, maipasa nyo yung CompTIA Security Plus. So, may mga topics sa CompTIA Security Plus na isinama ko dito sa track na ito. So, so for this part 2, these are all laman ito ng CompTIA. Ang mga i-discuss natin about security policy, mga competencies, mga iba't ibang klaseng threat actor, at yun yung mga nakalista sa baba. About open source intelligence, deep web, saka threat intelligence source. So, security policy. Sa pagkaka-define sa security policy, ito ay isang statement at nakalatag dito kung paano i-implement ang isang security sa isang organization. Mahalaga sa pag-implement ng security policy ay sinusuportahan nito ang confidentiality, integrity, at availability, yung C at triad na diniscuss natin dun sa part 1. So, sa pag-define ng policy, ang unang step ay kailangan may makuha ang suporta ng mga nasa loob ng isang organization, yung suporta at commitment nila doon sa security policy na nakaset. Pangalawa, i-analyze yung risks base doon sa security policy na i-implement. Pagkaka-define ng risk, sa Tagalog, panganib. So, pag in-implement ang isang security policy, ano ba ang panganib na maidudulot nito sa organisasyon? So, kailangan ito ay ma-assess, ma-identify, at ma-assess. Pangatlo ay pagkatapos ng risk assessment, pangatlo ay kailangan mag-conduct ng mga tests at saka ma-update yung mga procedures continually. Dapat masigurado ng organisasyon na nasusunod, nagko-comply, nasusunod ng mga nakapaloob doon sa organisasyon yung policy na sinet. At kung ano pa yung mga pagbabago doon sa polisiya, kailangan nasisigurado na ito ay nasusunod. Okay? Isang magandang halimbawa nito sa security policy ay yung full online setup. Diba, makaka-relate tayo lahat dyan. Kasi ang daming mga polisiya biglang nagsulputan, hindi ba? Nung nagbago tayo ng environment. Ayun, so sa kung susundin natin ito, ang unang step ay kinakailangan makuha ang suporta ng estudyante kagaya nyo at saka ng empleyado sa full online setup. Actually, challenge din yan, not only in Mapua but also even in other universities, pati kahit hanggang sa elementary high school level na sa panahon ngayon ayun nga, nag-full online na lahat. So, doon sa polisiya, nag-set ng mga guidelines at saka procedure, hindi ba, sa pag-i-implement itong full online setup. At actually, hanggang ngayon, kahit sa balita, ay patuloy pa rin ang pagkukumbinse sa inyo, estudyante, sa atin, na mahalaga, i-priority pa rin ang kalusugan, hindi pwede pa rin mag-face-to-face, at kung gusto pa rin magbukas ang eskwelahan, the only way to do that is through this kind of a setup. Diba? So, yun yung unang step. Pangalawang step ay, sige, meron ng mga guidelines, procedure, at ito ang policy. So, may matatamaan. Diba? Yun ang parating natin sinasabi. Minsan, mga polisiya, parating may natatamaan. Merong naapektuhan, mga vulnerable doon sa polisiya na sinet. Sabi nga natin kanina, every time na merong restriction, security, naapektuhan ang functionality o performance ng isang system. O, pati ang ease of use. Diba? Galaw ng tao. So, kaya kailangan ng risk assessment. So, kagaya ng halimbawa sa example ko na full online, paano na yung mga tao na hindi sila makakapagtrabaho sa isang full online setup. Siguro wala silang computer, walang internet yung area nila. Pangalawa, yung trabaho nila ay hindi akma sa isang full online, di ba? Siguro kasi dahil maintenance sa campus. Nasa bahay yung mga tao, so ano yung may maintain? Okay? O supplier ng tubig,
Diba? So, ayun. So, kinakailangan may identify itong mga risks na ito. Okay? Yung panganib sa tao, mawawala ng trabaho. Paano yung mga subject na ano, na hindi kaya sa full online? Diba? I remember may isang post sa civil engineer. Paano kayo magsisibento sa full online? May ganun. So, after nung risk assessment, pangatlo ay may assessment. Diba? Okay. Napag-alaman na natin na ito yung mga uubra sa full online. Ito yung mga policy at guidelines na isiset natin para maging effective yan. So, kinakailangan patuloy na ina-assess yan para malaman natin kung satisfied ba ang mga estudyante sa ganyang klaseng setup na sinusunod ng mga staff, faculty, yung mga guidelines na nakaset. So, yun yung nasa last step. Okay? So, again, yan yung isang example ng these are the details that I want to share about security policy. Well, magkakaroon pa tayo ng mga diskusyon about security policy pagdating sa live session. Nakalista dito yung mga competencies sa isang information security. We will explore on this as we go along. May mga framework, mechanism, at saka laboratory activities para dito sa mga competencies na ito. So, like example, kailangan may mga risk assessment, may mga concept behind risk assessment, may mga formula pa nga dyan. I-discuss natin yun. Another mahalaga na mag-install, mag-configure ng mga security devices at saka software. Okay, yung mga software na, o di kaya hardware device na, ang intention, ang target nito ay i-secure yung network or yung system. Mahalaga na mayroong document access control and user privilege profile. Nabanggit ko na ito doon sa unang part na may mga access control na tinatawag. I-discuss natin yon in one of the chapters. Mahalaga na may monitoring, mga audit logs, at saka nire-review yung mga privileges ng mga user. Kasi minsan nagbabago-bago yung mga privileges ng mga user, okay, sa isang system. So, kinakailangan, mahalaga na ito ay nire-review. Okay. Sunod ay may manage yung mga security-related incident reporting and response. Okay. Second to the last ay mag-create na attest ng business continuity. Saka may dapat may disaster recovery plan saka procedure. Yung mga example nito, we'll have it in one of the meetings. At saka kailangan may security training at saka education program na pinoprovide ang isang organization. Next in my agenda ay yung mga threat actors. Okay. Meron dalawang category sa threat actor, known threat at saka adversaries. Ang known threats ay yung classified sila as static. Halimbawa, virus. Ilagay mo yung virus dun sa isang computer at static yung kanyang action na gagawin. Diba? Kung yung virus na yon, ang intention nun is para i-delete yung mga image files. So, yun lang yung kaya niyang gawin. So, that's what we mean by static. Ang mga adversaries naman, usually, let's say, ito yung mga tao. So, dynamic ngayon yung galaw doon sa attack. So, maaaring meron siyang virus, and at the same time, may DOS. So, ang pag-attack niya sa isang system ay iba-iba. At complicated, ano, dadaan ito doon sa mga security framework. Okay? I-discuss natin yun in one of the meetings na kung saan marami siyang mga tools na gagamitin para ma-circumvent, ma-bypass niya yung isang security system. Okay? So, ayun. Ang karamihan ng mga intention ng mga threat actors ay para makapag-nakaw ng data o information sa isang system. Maaring ang motivation din niya ay by greed, curiosity, or grievance. Okay? So, dapat din nating ikonsidera yung level ng mga resources na meron ang isang adversary, yung isang threat actor na hawak niya. May dalawang klase daw nito. May tinatawag na opportunistic attack. Yung opportunistic attack, ito yung mga klase ng mga attacker na mahirap kasi ang
tools lang na meron sila ay yung mga freeware, open source, mga nakikita sa internet. Okay? Kagaya natin, mahirap tayo. So yung mga explore natin eh, yung mga freely available in the internet. Okay? And I hope yung Sophos mag-post through kasi may firewall na dinonate yun. At alam ko may mga other tools pa silang ipoprovide na mapaglalaroan natin. Yung mayaman na klase ng attacker ay yung mga targeted attack kung saan meron silang budget, may pera sila na naka-allocate, may mga naka-allocate na resources, pati tao, para ma-achieve ang isang attack. So yun, again, may dalawang klase ng attack, opportunistic, yung mahirap, targeted, yung mayaman. Next, hacker. Tamang definition ng hacker ay ito yung mga user na magaling sa programming at saka sa computer system administration. Okay? So, may dalawang klase ng hacker, white hat at saka black hat. Usually, ang mga white hat, ito yung mga professional attacker. Na-attack nila yung isang system para malaman kung ano ang vulnerabilities nun at para magamit ito. At kapag nalaman na kung ano yung vulnerabilities ng isang system, so, nakakatulong ito doon sa administrator ng system para magawa ng remedyo. Okay? Makapag-research kung paano ang remedyo doon sa mga vulnerabilities na yon nang hindi sila ma-attack. Okay? Ang black hat naman ay klase ng hacker na nagko-conduct ng mga malicious. Okay? So, ito naman yung mga external threats, pwede rin actually naman din insider, ang intention talaga niya ay siguro magnakaw doon sa isang system or i-disrupt yung isang system. Okay. So, yun. So, again, two types of hacker, white hat at saka black hat. May tinatawag na script kiddie. Libawa, ikaw, meron kang ia-attack na isang system, Google ka lang dyan. Okay, kung paano ia-attack, sabihin natin yung Windows XP, nalaman mo yun yung system na ia-attack mo. So, ang classification mo, script kiddie. Okay, baka nga hindi mo pa nalaman eh, na-attack, na-hack mo na pala, na-open mo na yung system. Ayun. So, ganun. Newbies. Okay? Nyari, newbies eh, ngayon, ano, diba, maraming nag-search ng mga open Wi-Fi, diba? So, yun, newbie yun. May nakita ka na isang Wi-Fi na open, napalibre ka ng internet, wala kasing password na nakaset. So, hindi mo na kailangan na experience dun or expertise eh. So, that can be classified as a newbie. Then, hacktivists. These are groups, example nito, mga Anonymous, WikiLeaks, gumagamit ng mga cyber weapons to promote political agenda. Okay? Hacktivists. Remember na uso na merong ganitong balita before na may mga grupo na mga hacktivists yun, hinak nila yung mga government website because they're not that secured. Ayun, so what they did is binago nila yung content ng mga government websites na ito. So that's one example of hacktivist. May mga organized crime na tinatawag. Nag-ooperate to across the internet sa iba't ibang lokasyon. At ang agenda nila ay para makapag-conduct ng mga financial fraud o di kaya blackmail para kumita. May mga tinatawag na mga competitors na threat actor. Ang target nila ay ma-disrupt o malampasan o mapabagsak ang isang ang competitor's business o ma-damage yung reputation ng competitor na yun. Factor dito, espionage. Factor dito ay, for example, may isang employee na mag-apply sa isang, espiya siya, apply siya sa isang kumpanya, pero ang totoo, nag-work talaga siya doon sa competitor on the other side of the company, yung other company na competitor ng company na yon. Okay? So, ayun. I remember sa Korea, may policy doon na kapag
doon sa isang kumpanya na napuntahan namin, may policy doon na pag na-hire ka doon, hindi ka allowed mag-work doon sa other company na same of nature. Okay, kasi baka, yun nga, nasususpechohan ka na isa kang espiya. Okay? So may mga ganung klase ng mga kontrata. Isa pa, may mga NDA na tinatawag, mga non-disclosure agreement. Pag nagtrabaho ka sa isang kumpanya, bawal kang mag-disclose ng kahit na anong information sa kahit na sino outside ng company na yun. Else, madedemanda ka. May tinatawag na nation states. Ito yung mga advanced na, no? Yung talaga may mga sophisticated na, alam yung mga sophisticated software or tools sa pag-conduct ng mga klase ng mga attack. Again, ang tawag sa kanila, nation state or advanced persistent threat. So, insider threat. Okay? So, yung attacker, part na member siya or ex-member or affiliated siya ng organization, no, ng kumpanya. So, tawag doon again ay insider threat. May mga study na nagsasabi na ang numero ng mga insider threat ay mas mataas as compared sa mga external threats. Kaya mahalaga na mag-implement ng mga management controls, kalimbawa auditing. May mga tinatawag pa mga least privilege at saka access control na pwedeng ma-implement sa isang o di ka job rotation. Yun, i-discuss natin yun sa isa sa mga chapters, yung mga means na yun para maiwasan, maprotektahan ng isang organization sa mga insider threats. Okay. May tinatawag na reconnaissance, ano? Nabanggit na natin ito ng information security. Ang reconnaissance is information gathering. May dalawang klase nito, passive at active reconnaissance. Ang passive reconnaissance ay, for example, may isang attacker, nag-Google lang siya para makakuha ng information sa isang kumpanya, about sa isang kumpanya. So, yun yung passive reconnaissance. Okay? May mga tinatawag na mga open source intelligence. Ito yung mga website, so publicly available yung mga information o di kaya yung mga tools para makapag-gather or makapag-search ng information sa technical information actually sa isang kumpanya. I-discuss natin to further in one of the chapters, mas lalo na in detail sa penetration testing. Okay. Bawa, may mga klase ng mga search engine website, parang Google, na it can give you an idea kung ano yung mga kumpanya na open ng telnet. Diba? So, yun, mga under OSINT yan. Okay? One example also ng mga OSINT, actually, LinkedIn. Diba? I-discuss sa penetration testing. Halimbawa, sa LinkedIn, search ka lang ng isang kumpanya at may nakita ka doon na yung isang kumpanya na, si Company A, okay, naghahanap siya ng ano? Naghahanap siya ng knowledgeable sa Windows Server 2008. Oh, so, common sense, so the fact na naghahanap siya ng Windows Server 2008, so most likely, yung server nila is a Windows Server 2008. So what you can do is, you go into this website, say, to this mga vulnerability assessment website, another, that's another OSINT, para malaman mo kung ano yung mga vulnerabilities ng Windows Server 2008. And then from there, you already conducted a reconnaissance for that company. So, yun yung mga examples ng OSINT. We will have more discussions on OSINT, open source intelligence, in one of the chapters. And then, deep web. Ano? By definition, ng deep web ay part ng World Wide Web, pero hindi naka-index sa isang search engine. Mas marami, sabi, di ba? Mas maraming mga information ang nakikita sa deep web. Para ma-access ang deep web, kailangan kumunik ka sa darknet. Para ma-access ang darknet, kailangan mo ng Tor, the Onion Router, Freenet. Ang Freenet is to act anonymize usage at saka para ma-prevent yung third party na malaman yung existence ng network. Okay? Sa loob ng deep web, may mga site contents at saka services na accessible. At ang tawag dito sa mga contents na ito ay dark web. Okay? Sabi sa pag-aaral, yung mga nakikita nating informasyon sa
pag nag-Google tayo, yung nag-Google ng mga information, 5% pa lang yun na meron sa internet. Ang 95% ay nasa deep web. Kasi may mga series of information or website na hindi gumagamit na HTML, they do not conform to standard, iba yung kanilang ano language. So, at intentional yun para hindi maano, for whatever purpose. Ayun. Maliban pa doon, merong mga hindi naka-index o di kaya broken yung mga link pages, so on and so forth. At usually, itong mga ito ay makikita mo sa deep web. Ang isang means para ma-lessen yung mga attack ay itong mga attacks na nadi-discover ay pinapublished sa mga website. Okay? O di kaya news groups. Some of these websites are the ones listed in this slide. Okay? Magandang move na ito kasi kung halimbawa ang isang attack ay nakapublish siya, makikita mo siya kung ano yung attack na yun, kung anong ginagawa niya, concept niya, at kung paano ito ma-mitigate, kung ano yung mga klase, let's say, ng operating system na hindi may protection from these kinds of attack. So, somehow, an organization o yung isang kumpanya ay magiging well-caught, magiging well-aware, okay, may ganito klase ng attack, ito dapat kong gawin. Okay? So, para yung mga attacker, okay, hindi ko na pwedeng gamitin yung klase ng attack na yan kasi lahat ng kumpanya alam na yan at may protection na sila para dyan sa klase ng attack na yan. Okay? So, yun, mahalaga sa isang security professional na updated sa mga iba't ibang klase ng attack at para mangyari ito, minomonitor nila itong mga websites na ito at saka mga news groups. In one of the live sessions ay magkakaroon tayo na activity na kung saan hihimayin natin itong mga websites. Hindi lahat, ano, magsasample lang tayo ng pag-iintindi ng mga websites na ito at kung ano yung mga information na nakikita dyan sa mga websites na ito. Meron din ganitong klase ng activity sa penetration testing. So this ends module 1, part 2. Meron pang isang part 3. I hope to see you there on sa part 3. So again, keep safe, together we learn as one. Thank you.